Ayan, okay. Mabalitan natin. Hello, I'm back. Ayan, Zephanie! Yes! Alright, so bumati ka na kanina at I'm sure excited ang lahat ng tao dito to. Of course, to talk to you. May mga questions sila na sasagutin mo. Right? Ako din po, I'm really, really excited for today kaya. Yeah. And it's so good na pwede na natin gawin ito, right? Walang mask and we are all very safe here. We follow strict protocols para makita-kita and of course to see and to hear from you. Okay, so we can start our chikahan. I'm sure excited kayo to ask everything or anything sa ating and that would paukpoy na or si Zephanie. Alright? Yeah, thank you po. Okay! We can start, guys. Yes. Okay, so where's your mic, sir? Hello, yes. First, congratulations, Stephanie. Thank you. Your career. So, first question to say is, in your 6 months being a Kapuso art and a sparkle artist, ano na yung para sa'yo highlights ng iyong career in 6 months? Grabe po, now that you mentioned it po na 6 months na pala, ang bilis po pala na talaga ng panahon, no? It's been 6 months nga po and I think so far po ang highlight ng journey ko po bilang isang Kapuso at isang party po ng GMA family ay actually I think yun po yung talagang pagiging part ng All Out Sundays na show ang GMA kasi ako po talaga ang pinaka masasabi ko po na nagsimula or magde-describe ng journey ko is yung pagpe-perform po at yung pag-share ng talent ko and being part po ng All Out Sundays I am able to showcase po my talent and also I'm able to explore yung po yung lagi kong na-realize na nakakapag-explore po ako ngayon sa mga iba't ibang fields or like sa pagpe-perform po so I think yun po yun. Ayan, and speaking of explore yung trailer kanina po doon singing sa singing career mo, diba? Yes. For sure bibigyan ka ng spark ka ng acting projects, di ba? Meron na bang sinabi sa'yo? And if ever, Stephanie, sino ang gusto mong maging leading man kung magkakaroon ka ng teleserye? Pagdating po sa pag-acting, I think meron pong ilan sa inyo na mga nakakita ng videos ko po na nag-act online. And yun po yun sa workshop po namin. And so far po ngayon, wala pa naman pong offer na maging part po ako ng teleserye pero I am really open po and syempre naniniwala po ako na marami pa po akong kailangan matutunan pagdating sa pag-acting kasi isa po yan sa mga medyo kinakatakot ko po nung bata ako dahil sobrang mahihiyain po ako pero ngayon po na nandito po ako and nakikita ko po at nakasama ko po yung mga ibang actress and actors parang very interesting po yung acting field. So, if ever po na magbigyan po ako ng chance na magkaroon ng teleserye, talagang buong puso ko po tatanggapin yun. At pagdating naman po sa leading man, so far wala pa po akong idea dahil I think if ever magkakaroon po ako ng project, talagang hindi pa po pumapasok masyado sa isip ko yung pagkakaroon ng leading man. Pero kung sino man po yung ibigay sa akin, of course po, talagang makikisama po ako at gagawin ko po yung best ko para mag-work po kami together sa project na yun. Sa babae naman, sinong actress ang gusto mong makatrabaho? Since ngayon po, ang mga madalas ko pong makasama sa GMA, every time na nandun po ako, ay yung mga teen stars. Like sila Althea, sila Sophia, sila Shane, and marami pa pong iba. So, kung may mga makasama man po ako, siguro ilan po sila doon ng mga nagiging unti-unti ko na pong ka-close and nakaka-build po ako ng friendship kasama sila. So, yan po. Last na lang, pinapayagan ka na bang ligawan? Yung manligawan? Lagi ko po yan tinatanong kay mami kasi syempre nasa age na rin po ako na hindi po imposible na
na dumating po yan, baka ibigay ni Lord. Siguro po, masasabi ko po, ako po personally, kung wala po si Mami dito, I am very open naman po dahil I think it feels good po as a girl then and as a teenager, growing lady po na ma-feel mo yung merong nag-a-admire sa'yo. So, kung sino mo po may nakasunloob, but syempre, yung focus ko po ngayon talaga is my career and yung family ko po, of course. Ngayon, lumiligaw na, hindi kumupunta na sa bahay. Parang wala pa naman po. Parang hindi ako sigurado sa sarili kong bahay, no? Wala pa po, ayun. Ayun, congratulations. Thank you po. Ano naman yung pag-gabihin niyan? Ayun po. Hello po sa kababayan po. Congratulations. Salamat po. Thank you, sir. Good afternoon, Stephanie. Congratulations. Sure. Pero, curious lang kami. Malilinig mo siguro kahit walang mic. Diba? Curious lang kami kasi kung for how many months mo na sa AOS, pwede pa share lang ano yung mga hindi mo makalimutang mga experience mo doon or sino yung pinakamabait sa'yo, yung bago ka pa lang, sino yung talaga napaka-accommodating na sa'yo, sino yung nag-asikaso sa'yo doon. E diretso ko na rin nila namang mga parang doon sa AOS medyo napapumuporma-porma na sa'yo. Ang isa po talaga na sobrang masabi ko po na bumibilib po ako nung nagsimula po ako mag-work with the GMA artists ay yung pagiging sobrang warm po nila sa akin. Lalo na po sa AOS kasi doon naman po ako unang nag-perform. And yung mga hindi ko po makalimutan na siguro na-experience yung sa All Out Sundays po is yung kasama ko po mag-perform si Ate Julie and yung si Ate Gabby and si Thea sa Limitless kasi yung Limitless po talagang isa sa mga segments po on AOS na parang iba po talagang level yung performance ni Ate Julie doon. And sobra po akong bumibilib dahil nakikita ko po yung process nung performance po na yun, ng prod na yun. So, yun po, isa po yun siguro dahil na-pressure talaga ako dun na maging part po ng prod na yun. And yung ilan po sa mga mababanggit ko talaga na sobrang bait po sa akin. And para feeling ko, kuya, ate ko na sila. Isa po dun si Kuya Raver. Every time na nakikita po kami talagang nakikipag-appear siya or fist bump. And may mga times na nagkakaroon din po kami ng mga talks about our lives, careers. Si Kuya Christian din po. Actually, lahat po sila talaga pong very kind and generous po pagdating sa wisdom na mabibigay po nila sa akin na makakatulong po sa career ko na to. It's a journey.